Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ako nga po pala si Rose. Andito na naman po ako para mag-share ng isang video sa inyo. Ang topic po natin ngayon, kung ano po ba ang mga dapat at hindi dapat na dalhin bago po tayo mag-flight o magtungo sa ating work abroad. Ang una po nating tatalakayin yung pong mga dapat nating dalhin. Unang-una po, kailangan po natin ng biskwit. Ibabaong po natin, ilalagay natin doon sa hand carry natin. In case po na makaramdam tayo ng gutom at wala po tayong pambili pag nasa loob na po tayo ng airport, meron po tayong pamatid gutom kahit papano, kahit isang balot na biskwit, kahit anong biskwit. Pero mas okay po yung Skyflex or yung basta yung medyo matabang lang po yung lasa niya, medyo may alat ng konti. Hindi po siya yung matatamis para kahit na hindi po kayo makainom ng tubig, at least hindi kayo mahihiridan kasi yung tamis niya nandito sa lalamunan natin. Number two, kailangan din po natin magbao ng sabon sa katawan natin. Kasi pagdating natin doon sa amo natin, ito po, hindi lang po to sa mga first-timer. Gaya ko rin pong ex-abroad, kailangan ko rin pong magdala ng mga ganitong bagay. Kasi depende po kasi yan sa magiging amo nyo. Kasi kahit mayaman po yung amo nyo, kung kuripot naman, wala din. Siyempre, hindi naman kayo agad-agad mabibilan o mabibigyan ng mga gamit. Meron pong ganon kasi experience ko na po lahat yung mga ganyang bagay. Mas okay pa nga po yung hindi po masyadong mayaman, yung simple lang yung buhay. Kasi yung pa yung nakakabili ng mga pangangailangan ng housemaid nila sa bahay. Kaya dapat po ready rin po tayo na sa mga dalahin natin ng mga pangangailangan natin sa araw-araw, lalo na pag tayo maliligo. Yun, biskuit, unang-una, tapos sabon, tapos shampoo. Baka meron tayong shampoo na hiyang sa atin, di magdala na rin kayo, at least kahit papano. Kung wala man kayo agad magamit ng mga ilang araw, at least meron kayong dala-dala, panigurado. Kung ano yung hiyang sa inyong shampoo, yun ang dalin nyo. At least kahit na siguro yung 1 dozen na sachet na shampoo, marami-rami na rin po yun. Basta at least meron kayong baon. Number 3 na po yun, ano? Biskuit, sabon, shampoo, tapos toothpaste. Kailangan din po natin toothpaste. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, hindi may amo na hindi po agad-agad na mabibili lahat ng pangangailangan nyo sa araw-araw. Lalo kung busy pa siya sa trabaho niya at hindi pa siya makalabas. Yun. Yun po. Sunod. Yung ano po, yung katengko. Alam niyo po siguro yung katengko. Kasi yun ang hiyang po kasi sa akin. Sa experience ko po yun sa ointment na yun, effective po kasi yun sa akin. Pag once na sumasakit po kasi yung ulo ko, yun lang po yung ipapahid ko, yung kateng ko. I-spread ko lang po rito sa ano ko, dalawang sentido ko, imamassage-massage yung ganyan. Kahit papano nawawala po siya, naaalis. Kahit na hindi man ako uminom ng gamot, meron akong pangpahid o kaya ipikasin oil. Kaya lang, delikado po kasi yung boting babasagin pag ipikasin oil. Kaya
mas okay na rin yung katengko kasi plastic lang po yun ang bilog. Kahit bumagsak pa siya, ihagis mo pa yan. Hindi po siya delikado. Hindi mababasag kasi plastic lang. Tapos, ito pa po ang importante, yung mga iba pa pong mga gamot na kailangan din natin in case na magkaroon tayo ng lagnat, sakit sa katawan, meron kayong antimano na maiinom gaya ng paracetamol or Vigesic, Alaxan, FR, tapos yung mga Bioflu, tapos kung ano pa po yung ibang mga gamot na gusto nyo dalhin, vitamins, pwede rin. I-explain nyo lang po yun sa amo nyo. Pag once na chinek niya yung bag mo at may mga gamot, explain nyo lang yun kung para saan yung mga gamot na yun. Kasi kung minsan, meron kasing hindi nila napapaliwanag mabuti. Ang kala nila, yung gamot na yun ay pwede nga naman sabihin na drugs yun. Kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung gamot na yun. Kaya ipaliwanag nyo lang po ng maayos dun sa mag-check ng bag nyo. Dun sa gamot na yun kung para saan nyo. Para maintindihan kayo nung amo nyo. O kung sino man yung mag-check ng bag nyo. Tapos, sumunod. Ito po pinaka-importante sa atin. Lalo na kung hindi pa naman po tayo menopause. At meron pa po tayong buwan ng dalaw. Dapat po talaga may napkin tayong dala-dala. Kahit isa o dalawang balot, ganun, para meron tayong extra. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan o anong oras tayo biglang dadatnan. At least, kung sa airport man tayo, o bago pa lang dumating dun sa amo natin, nasa agency tayo dun sa pag-aabroda natin, meron tayong madudukot o makukuha dun sa bag natin na pwede natin gamitin. Kasi po, may mga time din kasi na minsan na kakalimutan ko po yan. Kaya minsan, may time na naranasan ko din po na may dalaman ako konti, hindi po yung sapat. Kaya minsan, naghingi lang po ako sa mga kakilala, kaibigan. Ayun, awa ng Diyos naman po, meron din mga nagbigay sa akin at mga mababait naman po sila. Kaya, yun ang huwag niyong gagawin na kailangan may dala-dala po talaga kayong napkin. Importante po yan sa atin. Lalo't kung regular pa po yung ating menstruation. Pero kung mga ano na siya, yung tawag doon menopause na o kaya yung mga as in hindi na nagre-regla, okay lang po yun kahit na hindi na kasi wala ka naman paggagamitan na eh. Yun po. Tapos, ano pa ba? Ito pa po, yung damit natin na babaunin. Kasi ako, nung last time na pag work abroad ko po sa UAE, nagdala ako ng maraming damit. Eh, wala po kasi akong bag na extra, yung medyo maliit lang. Yung bag na dinala ko kasi, binigay sa akin ng kapatid ko, ng sister ko. Eh, medyo malaki po kasi siya. Kaya no choice na po ako na yun ay gagamitin ko. Kaya medyo may kalakihan po siya. Kaya ang dami ko pong dalang damit. May orayong pambahay, tapos pangalis. Pero yung pang-alis, okay lang po yun kasi kahit papano nagamit ko siya dahil nagkaroon ako ng day off dun sa amo ko. Tapos, sa pambahay naman po, huwag po kayong magdala ng isang katutak. Ang importante lang, kahit mga limang ternong pantulog, okay na po yun. Yung mga short, mga pang-sexy-sexy ganyan, huwag na po kayong magdadala nun. Kasi, lalo na, may time kasi na kung minsan yung kwarto po natin, ando na po yung labahan, katabi na yung labahan dun, tsaka planchahan. Pero yung sa akin naman,
hiwalay yung labahan. Yung plantsahan lang dun sa kwarto ko talaga. Kaya anytime na pumasok yung amo ko at mga anak niya, kakatok. Di syempre, nakahiga ka dun. Tapos kung halimbawa naka-walking short ka o maiksing short. Syempre, hindi ka naman basta-basta makakapagbihis agad-agad kasi nagmamadali silang kumatok. Tapos makapasok sila kaagad. Kaya dapat talaga i-ano natin. Yung maayos po yung ating mga damit. Yun lang naman po. Tapos yung bawal, yung tubig po, hindi dapat tayo magdadala ng mga tubig o kaya juice na dibote. Bawal po yun. Kukumpis kayo din po yun sa airport. Tapos yung mga Biblia po natin, Bible, huwag po kayo magdadala nun. Kasi bawal po talaga yun doon. At saka, yung matutulis pong bagay, gaya ng mga nail cutter, yung pusser, huwag po kayo magdadala. Pero pwede rin sana yun, idobli-dobli nyo pong ibalot sa damit, baka sakaling makaligtas siya. Pero kung ano, huwag na lang, doon na lang kayo bumili. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Please like, share, and comment po sa aking comment section down below kung meron po kayong mga katanungan at akin sasagutin. And please subscribe my YouTube channel. God bless po. Thanks for watching. Bye-bye.